nabanggit mo na nandun si Jenny at saka si Marjorie. Nagbatyan ba sila, kuya? Kuya Teka, nabanggit mo si Julia. Napansin po, kuya, di ba may movie sila ni Aga? Kasi kuya, puro si Aga na si Aga yung nakikita ko nung po-promote sa social media. Pati sa TV, kuya. Bakit hindi na po-promote si Julia? Natutuwa lang ako sa mga kaibigan nating artista. Na naririyan at nagtatrabaho sa Senado. Yes! Alam niyo ba? Kasi may mga kilala kong mga artista na dilihensya na lang ng dilihensya sa mga politikong artista. Ha? Sino? Sa isahin ko. Oh. Hulaan niyo na kung sino! Sino? Ay, sino itong napakagwapong aktor? Hala, nagdidilim na yung malingin! Hala! Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya ichika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-api, dito po ang inyong mga lingko. Ito po si Mama Long! Naman po si Papa O, Inias, ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihit sa amin. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ay, decided ka na ba talaga sa hair mo ganyan? Brenna? Ito na aga-aga na, parang nakasimangot ka. Guard eh, umangkas eh. Joyride ba umangkas? Joyride, kuya. Parang nag-enjoy siya sa joyride eh. Siyempre, idikit mo ba naman yung boobs mo? Ha? Walang maramdaman yung drive. Ayun na nga. Kaya mainit ulo. Correct, correct. Ayan, at siyempre pa, oy, nakos, natapos ng ano, EDSA Rev. Oo nga. Celebration ng EDSA Rev. Na yung iba kinakalimutan, pero huwag natin kakalimutan yun. Bahagi yan ng history natin. Yes. No? At syempre, oy, ito na, nakakalokan yun. Yes. Di ba galing kayo sa Senado? Syempre doon ay sinaksihan natin yung pagkilala sa Rewind. Yeah. Ng Lindong at ni Marian, ng mga senador. At syempre, yung pagpasa sa Senado ng Eddie Garcia Bill. Yes. Kung saan ito yung pumapabor sa mga maliliit na workers ng industriya. True. Oo. Siyempre, andun yung mga artista, madaming artista na naroon. Ay, diba? Lalo na yung mga gumaganap sa action. Yes. Oo. Ay, andun pala si Dennis Pavilla. Oo, nakasabay na sa elevator. Andun din si Mariel Rodriguez. Yes. Emilio Garcia. Yes. Si Monchi Gutierrez. Si Monchi, nga hindi ko natanong tungkol doon kay Janine. Ay, umano, sayang. Kung sila pa ni Paolo Avellino. Kasi biglang umalis sa tabi ko. Ha? Siguro baka natakot si Monchi na kung baka itatanong sa akin ito. Malamang. Kaya kay Paolo, makakulis na nga. Diba? Baka, malamang Kepwen. Siyempre, andun si Ninyo Muna. Rochelle Barameda, Isa Calzado, Peto, Tears of Gustav III, Michael De Mesa, Rebel Rocker, Ricky Davao. Yes. Siyempre, bukod kina Dingdong at Marian, andan din si Randy Santiago. At marami pang iba, nakalimutan na namin. Ay, si Marjorie Barreto. Ay, yes! Si Marge! In fairness naman to Marjorie, binati na naman. Opo, ako din. Sabi nga ni Marjorie, nakita raw kayo ni Julia. Nakita naman talaga kami ni Julia. Nung wake ni Sir Deo. Kasama sila ni Gerald Anderson. Yeah. Ay, teka kuya. Nabanggit mo. Na nandun si Dennis at saka si Marjorie. Nagbatyan ba sila kuya? Hindi namin nakita. Hindi ko nakita. Bakit walay sila ng row eh? Yes, but I asked Dennis. Kung
sabi ko, ano, nagbatian ba kay ni Marjorie? Oh. Hindi naman, okay lang. Kasi hindi naman daw sila nagkatinginan. Ah. Oo, yun. Pero masayang ipinalita sa atin ni Demi, sabi ko sa kanya kasi, kung ano, binati ka ba nung birthday mo? Kasi nung recently birthday ni Dennis, so binati ka ba? Ay, oo naman, binati ako ni Julia. Ay, saya! Masaya sa rin ni Dennis. Ayan, so at least, di ba, hindi natin sasabihin medyo may animosity between them, hindi pa? Baby steps. Ika nga. Diba? Unti-unti, doon din makakarating yan. Yes. No? At the end of the day, mag-ama pa rin yan kahit balibaligtarin mo ang mundo. Mm-hmm. Di ba? And I'm sure, kay Marjorie ay okay din yung naganap na yun. Mm-hmm. Di ba? Pwedeng hindi sila makibuan ni Dennis, pero... Yung mga anak, okay lang siguro kay Marjorie, diba? Patiin niya yan, tatay niya yan, diba? Kuya, teka, nabanggit mo si Julia. Eh, napansin ko, kuya, di ba may movie sila ni Aga? Eh, kasi kuya, puro si Aga yung nakikita ko nung po-promote sa social media. Pati sa TV, kuya. Bakit hindi na po-promote si Julia? Actually, tanong din sa akin yan, ano? Pero, paano ba? Ay, tinanong ko si ano? Sino? Si Julia, nung nakita tayo sa wake, kasi daw, everyday ang work nila doon sa isang series na ginagawa nila for view. Oh. Oo, yun. Kuya, wala ka nang mabigat-bigat na rason? Alam mo, sasampaling ko to. Gusto mo sampal ng Ernest na chinelas eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ikaw may idea ka. Ako kuya, yung opinion ko lang to ah. Oh. Eh kasi kuya, baka iniiwasan ni Julia na matanong siya about sa tatay niya. Bakit naman? Hindi naman lahat ng promotion, interview. Oo nga. Pero siguro no, siguro kahit konti, meron siguro ang katotohanan. Kasi syempre, iniiwasan siguro ni Julia na matanong sa kanya yon. Pangalawa, anong isasagot ni Julia? Maja-judge siya ng mga tao. Kung i-judge din lang naman nila si Julia, edi huwag na lang. Diba? Tsaka sabi ni Julia, busy nga sila sa series. Kuya, pelikula niya yun. Ayaw ba niyang i-promote para kumita? Bakit? Parang kasalanan ko. Hindi naman. Binibigyan lang din natin ang rason si Julia. Kung bakit hindi nakapag-promote. Dahil nga busy sa series. At saka bigay natin sa kanya yun. Kung baka rin naman aware ang Viva doon. Kaya hindi nakapag-promote. At kaya rin mahina sa box office. Agal? Ano mo? Gusto ka pa naman ni Adam. Ay! Naku kuya! Alam niyo kung sabi, malakas daw po! Ha? Kaya kayo binabantay ng Viva eh. Ito talaga, Brenda. Gusto ko pa rin sana kasali sa Viva Max. With 7 pumping stones. Nakakaloka. O anyway, ano, hayaan na natin yan, ano? Intindihin na lamang natin si Julia. Ano man ang kanyang dahilan. Basta ang nasabi niya sa akin, meron siyang ginagawang series at hindi niya maiiwan. So, yun na yun. Diba? At ako'y naniniwala doon. Seriously. Na hindi man ngayon, kundi next year. Someday, in the near future, baka magkaayos din naman at mabalik ulit yung closeness ni Julia sa kanyang amang si Dennis. Oh. Diba? Pero I could just imagine kung gano'ng ka-happy si Sir Dennis. Ay, no? Diyos ko. Diyos ko. Ano yan, maluhain yan pagdating sa anak. Pag yun ang pinag-uusapan. Diba? And speaking of, nasa Senado na rin tayo. Oo. Hindi, natutuwa lang ako sa mga kaibigan nating artista na naririyan at nagtatrabaho sa Senado. Yes! Oo. Alam niyo ba na si Anjo Iliana ay nagtatrabaho bilang
isa sa mga political affairs staff ni Senator Jinggoy Estrada. Si Nadja Montenegro naman ay ganun din, nagtatrabaho din sa opisina ni Senator Robin Padilla. Na siyang nag-invite sa amin para pumunta doon. Tapos si Arlene Mula nasa Commission on Appointments. Nakita rin namin doon si Benedict Aquino. Kasama rin ni Anjo Iliana sa opisina rin ni Senator Jinggoy Estrada. Si Anjo Damiles. Nakita rin natin. Gwapo. Yung Sparkle Contract Artist. Na nasa GMA. At nandun naman, binang staff din ni Senator Pia Cayetano. Diba? Doon lang din natin nalaman, doon pala siya nagwo-work. Nagulat tayo noon. At syempre, tinanong ko si Anjo kung bakit siya doon nagtatrabaho. At ang sabi niya, wala pa raw siyang ginagawa kasi sa GMA. So magtatrabaho muna siya ng may sweldo. At pinaghihirapan niya talaga. At hindi siya doon artista. Siya yung isa sa mga kinatawan ni Pia Cayetano sa mga probinsya pag magdadala ng tulong doon. Ganon din si Anjo Iliana at si Benedict Aquino. Sa opisina naman ni Senador Jinggoy Estrada, nandun din sila para kinatawan ni Jinggoy pag hindi po pwede si Senator Jinggoy. Diba? Nakakatuwa ko. At least may mga trabaho, hindi mga asa-asa lang. Very productive sila sa oras na nangay, diba? Oo. At nakakasilbi sila sa bayan din kahit paano. Through the Senate. Diba? Oo. Kasi may mga kilala kong mga artista na dilihensya na lang ng dilihensya sa mga politikong artista. Ha? Sino? Sa isahin ko. Huwag na. Ha? Takot. Akala ko, magbabanggit, nag-name drop eh. Huwag na. Hayaan na natin sila. Baka naman kasi nangangailangan talaga ng mga tulong. Naman yan. Normal naman yan dito, yung mga paghingi-hingi ng tulong. Kahit sa mga ordinaryong pamumuhay, hindi na. Ang importante, nakakatulong at tinutulungan naman. Ito nga si Nadja Montenegro, tinanong ko eh. Ayan. Busy ka na ba sa Senado? Yes. Hindi ka na ba mag-artista? Ah, hindi. First love pa rin yan. Pero syempre, pagsilbi sa ating mga kababayan, sa likod ni Senator Robin, nandito lang tayo. So kay Robin Padilla ka? Yes, I work as his political affairs officer. Ayan. So hindi ka naman nababagot dahil marami ka rin naman mga kasamang artista narinito sa Senado? Hindi naman. The pero, likes of? Sila Anjo, sila Arlene Mulak, sila Benedict Aquino, 80s. Pero hindi kami halos nakikita-kita rin. Pero syempre, iba yung trabaho dito, Onj. Iba yung trabaho sa showbiz. Dito talagang 24/7 na sa tao ko. So eventually ba si Nadja tatakbo? Naku, wala sa plano. Wala rin sa plano to. Kung ano nalang kailangan ni Robin, nandun lang tayo. diba? Natutuwa ko kay Nadja. Dahil ang sipag niya. Nag-i-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Diba? Anyway, kung yung iba iisipin nila na ay wala nang trabaho sa industriya, wala nang mga taping, shooting. Hindi po. Talagang yung mga artista, sanay lang nang may ginagawa. Sanay lang nang sila yung nagtatrabaho. Hindi sila sanay nang, lalo na yung mga datihang artista, hindi sila sanay nang mga pabanjing-banjing lang. Hindi sila sanay na nga sa bahay, mag-iintay lang kung may call. Hindi. Talagang humahanap sila ng paraan para makapagtrabaho. Ganun yun. Kaya huwag nyo ma-misinterpret yun. Yes. Total, kuya. Bakit? Ayaw ko naman banggitin yung mga artist na nagigilahin siya. Mag-guide item mo na lang. Ipili mo kasi ang palit kita dyan. Mag-guide item nga din yun eh. Yung sinabi mo, tas walang ano eh. Wala naman. Sige, ito na lang ayoko nang banggitin. Ito na ang reply na item ako. Ay! Hulaan nyo na kung sino! Sino? Itong napakagwapong aktor. Na nakakaloka. Oo. Siya ay bahagi ng isang grupo ng mga barako. One time daw sa kanilang pagtulong. Dahil syempre makakatabi sila. Merong sa isang sa room A, dalawa. Sa room B, dalawa. Sa room C, dalawa din. Yung mga hati-hati, yung twin sharing. Minsan, king size bed.
Mm-hmm. Siyempre, mga lalaki naman kayo. Oo. Di tabi-tabi, wala namang mali siya eh, kahit mag-ubat. Mm-hmm. Naldo kayong isang miyembro. Okay. Oo. Sa gitna ng kanyang himbing na pagtulog. Mm. Oo, bigla siyang naalimpungatan. Ganyan? Ganyan alimpungatan yung gwapo? Ganyan? Oo, may naramdaman siya. Oo. Doon sa kanyang kasama sa room. Oo. Oo. May kamay ni Hilda. Gumagapang. Inaka pa ang kanyang Aretha Franklin. Ay! Talaga? Oo, hinaka pa ang kanyang ano. Ay, ba't ako hinaka pa? Parang shellag na nga ito. Ay, ano ba? Hinaka pa ang kanyang ano. Oo. Sandata. Ay! Oo. Oo. Nakapa ba naman? Oo, eh, nagising eh. Ay! Nagising. Sino? Yung ginigising. Nagising? Nagising din. Yung ginigipuan. Eh, gumapang yung kamay sa Hitachi. Oo. Tapos, pumataas. Ay, oo. Tapos, umano dun sa ano? Sa puno ng nyo. Ay! Kumapit. Sasama? Kumapit. Ay, bigla siyang ganun. Biglang bumalik ko kasi yung guwapong aktor. Oo. Oh. Oo. Kasi parang nahihiya siya. Ako, teka ha, parang pumupwesto ka ha. Parang iba yan eh. Hindi ako uto. Kumanon siya. Tapos, yung isa naman, kunwari, bumalikwas din. Kunwari, naanimpungatan lang. Ganyan. Pero alam niya, hinipuan siya. Kaya doon sa kanilang barkadahan, na sinubunin din ang bato. Ha? Sumigaw siya ng darna. Kala ko ba kumapit lang sa sanga? Nasunod ba yung bato? Hindi naman. At kumbaga, dahil na lang siya. Ah, okay. Kala ko may kulang sa kwento. Sabi ko kanina, nakakapit lang sa sanga. Ngayon, nasubo na yung buko. Hindi ganun ang nangyari. So, yun na. Okay. Di ba nakakaloka yun? Sabi ko dun sa nagkwento sa akin, oh my God, totoo ba? Oo. Oh. Oo, siyempre, pinapangarap ng mga bakla yung aktong na yun. Oo. Eh, kasi naman, talagang gwapo yung aktor. Oo. Tapos, yung katabi niyang, kabatch niya. Oo. Yung nalungkot din. Oh, bakit? Eh, akala niya kasi, straight boy. Ah! So, kuya, taga straight boy siya! Taga straight boy. Straight. Ba't ako nag-explain sa'yo? So, yun na nga. And with that, mga kaibigan! Ayun pa na naman, tatapusin mo na walang clue! Clue muna! Talaga sinana yun! Clue! Dali! Ang initials ng aktor Pag pinalik doon nyo, parang may masagwa eh. Pag pinalik doon nyo, parang masagwa. It? Ano eh? Oh. Saka gwapo talaga siya. Ang perfect ng mukha. Ay, sino yun? Ito yung ano, ng Jipo. Oo, ng Jipo. Ah. Yung Jinipuan, gusto mo? Oo. Ano, unique ang kanyang pangalan. Ay! Bumasa yung araba ni Kia Cipriano! Si Unique! Gaga! Hindi gaga! Wala naman kang grupo yun. Si Unique, gaga. Oh, grabe. Can you see Unique? Ito talaga. I'm sure tumatawa sa'yo si Kian. Sasampalin kita dyan. Hindi si Unique. Unique ang pangalan. As in, kakaiba yung pangalan. Oo. Basta member sila ng isang grupo. At yung grupo na yun, parang madalas yung makita sa soft men. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood dyan na hindi rin makapakali, nakakahula kung sino yung mga pinapahulaan ni nanay. Naku, mag-subscribe na po kayo now na
I-click nyo yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung ibigay pa namin episode ulit, meron kayong komento sa lahat na namin chika. I-copy nyo pa yung maloy. Click yung like button at huwag mo mag-click ang notification bell. Kaya pag kinig nyo kayong unang-unang mananotify na meron kami yung latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes! Ano mo natin mag-subscribe kayo sa channel ko? That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan po yung huli kong installment ng aming pong Korea trip. Naku, panoorin nyo na po yan na nakompleto ninyo ang series. Ang series! Diba? Thank you very much, Envy Skin Beauty and Wellness Center, for taking care of our skin. Ayan. Diba? Ang ganda, diba? Diba? Alam mo pa, powder lang itong ginamit. Diba? Kasi, ang galing yung ano, nawala yung discoloration po dun sa micro-needling. Tapos, diba, nakakaalis din ng wrinkles yun. Diba? Aray! Tingnan nyo na po, magiging pagbabago sa aming mga faces. At sana pa sa ating body nga, no? Oo nga, di ba? Pwede kasi ba lahat ginagawa nila, malay nyo? Biglang from size 30 plus, maging 29 na lang yung bewang namin ni Nana. Oo. Meron silang elixir drip dyan. Yes! Marami, lahat ng mga treatments, services. Yes. Basta skincare na kung andyan. Kahit na yung magpadagdag kayo ng boobs, magpatangos ang ilong. Liposuction. Liposuction, lahat. Kasi may doctor sila. Yes! Recommended. Highly recommended. Yes. Eh, kuya! Yung sa ilong, hindi mo binate. Alam mo, ayaw mo akong tantanan yun. Tumigil ka na. Natipikon ako sa'yo. Hindi ko natipikon sa mga artista, pero sa'yo ako natipikon. Pero tinatanong natin yung MV, kung ano daw ba? Serious ka daw ba for the nose? Naku, hindi gaga. Hayaan mo na. Basta importante, nakakainga ako ng maluwag. Ay, nako. At syempre pa, ay maraming salamat din sa The Hungry Sibs. Yes! Para sa kanilang binigay sa atin, ano, na pakakonsistent ng mga lasa ng kanilang baked lasagna, baby back ribs, saka baked salmon. Ay, Diyos ko po, consistent mula noon hanggang ngayon, iisa ang timpla na napakasarap. Yes. Ako na nagsasabi sa inyo, kaya sila laging mabili. True! Oh, and sa kanilang ano, The Hungry Sibs. Diba? At syempre pa, Brenna. Hello mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking Etsy page. Ate Brenna po, M-R-E-N-A. Pareho talaga ng pareho. Pareho ka sa mga letra, pareho. Isa lang. Happy birthday, brother Brian! Yes, happy birthday, Brenna. Ayan, okay. At syempre pa, ang aking panayam naman, kay Diego Loisaga. Ang kanyang revelation. Ano ito? Eto. Talagang kilala lang ako na, oy, anak yan ni Cesar. I've come to accept the fact na I will always be compared to my parents. You can look at me, the people can judge me if they want and say na Diego is this, Diego is that, whatever. I don't care. Yun ba yung parang gustong-gusto mong ma-experience pero hindi mo na-experience yung kompletong family? I don't know. Hindi ko siya naging pangarap eh. May mga bashers na nagsasabi na secured open relationship ang binibigay mo dun sa nanay ng anak mo. Yeah. Na okay lang, na mababae ako. Alam kong galing ako sa broken family, pero hindi ko sinasabi na mabibigay ko din yung traditional na kumpletong family. I can't promise that. Kasi kung ako yung magsasalita, it's like, he's just washing his hands ngayon. Parang yun ang ginagawa ko ngayon, sitting here in front of you, I'm clearing my name. You and me know the truth. You, me, and Lex know the truth. If I have to explain everything, I mean, really, maniniwala pa ba yung mga tao kung mapapaliwanag pa ba? Uh-oh. Panoorin ng tao to, hipokrito to si Diego, di ba? Ayan, ang kabuuan po niyan ay sa OG Diaz Inspires na nasa I1 PFC na rin po, ha? At ang OG Diaz Showbiz Update ay nasa fanpage na rin, sa Apple Podcast at sa Spotify. Ayan, yes! Thank you so much. At syempre, yung mga kaibigan natin sa Hong Kong. Yes! Sa pag-umona ni Renee Dancer. Yes! Or meron silang ano dyan, Thai restaurant. Oo! Sa Central. Thank you so much, Renee. I love you. Syempre, kasama ni Renee. Yes. Ang kanyang sister akang, si Miss Angie Dancer Laganzon. Yes! Ang din si Jun Duco Antiporda. Oh! At saka si Nicasio Bim
Laganson. Yan. O, yung asawa ni Angie. Ano, ni Manang Angie. Oo. Si Irene Jacorintino. Thank you yes. so much, thank you, ha. And see you in Hong Kong. Naku, bigla tayo mag-Hong Kong dahil doon sa yes. Friday jet na sinabi mo. Online. At syempre, oy ha. Andyan po ako sa February 28 sa Legazpi at sa Sorsogon. Sa yes. SMCT Legazpi at SMCT Sorsogon para sa aking Batik Acting Challenge. Mm-hmm. Ayan, mauna po ako sa 9 to 12 po sa Legazpi at 2 to 5 naman sa Sorsogon. Ayan ha. On that same day. Okay. Oh! We'll see you there, ha? Mm-hmm. Mga kababayan kong Bicolano. Ayan. At syempre, pakisubscribe na rin po ang aking family sa kanilang YouTube, sina Erin Diaz, Mami Soul, at si Mira TV. Ha? Yeah! Ang aking mag-iina. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Owa si Noji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Yeah! Ichika mo na la 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 la, ichika mo na dali. Isa pa. La 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 la, ichika mo na dali. Ah. Kasi mo parang mare-pareho pa rin tong isa lang talaga ng tono na ano. Ayaw yan niya. Jinky Gauchua, ang anak ni Mami Pai at ni Daddy Dodo na birthday niya umatin tayo. Oh yes! Oh, happy birthday! Dahil diyan magna-knock-knock ka. Oh. Yes, kuya. Kaya nga kasi nire-reserve ko po para sa knock-knock ko talaga. Wow! Tingnan ko lang ha kung maiiba yan dahil nire-reserve mo ha. Sasampalin kita pag nag-iba yan. Oh, sige. Knock-knock! Who's there? There! Julia! Julia who? Isang ngiti mo lang at ako'y napapaamo. Yakapin mo minsan ay muling magbabalik sa'yo. Nang walang kalaban-laban, ang puso ko'y tanging iyo lamang. Teka muna, kanina pa ako nakikinig, ba't wala yung Julia? Julia ka na naman. Hello, hello, nagdidilim na yung panigin. Hello, ayo. Dito, eto, eh.